Sige. Tara, let's go dong. Ato sa amin ay. So look at that. Ayun. It's very fogging. Oh my god. So yan ang, since wala si Barbie, ang ginawa kong driver ngayon ay ang anak sa High Cup, ang anak sa barangay captain namin. Isa itong mabait na bata na talagang mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay. So ayun, oh, para makahabol ako sa birthday. Wala lagi diri. Para makahabol ako sa birthday ng mother ni Harvey. Nagtuwa dito ay dali ara no. Para sa ano, Baguio talaga yung lugar namin. And yeah, I decided to punta ako sa bayan kasi mag alas 6 na eh. Tapos yung alas 6 dito is 'di ba summer pa tapos ba summer. Yung alas 6 dito, 'di ba? Maano pa, maliwanag pa. Ayan, at saka ano lang kami dahan-dahan kasi madulas yung daan at saka maputok. And yeah, see you later. Ayun pala oh. Yan. Sobrang dami ng fog. Ayan, nakita niyo. Fog yan. Pag doon ka sa tuktok ng yan yung bahay kubo namin. Doon, saan yun doon? Hindi mo makikita dito kasi covered with fog siya. Ang daming pa saka malamig. Hindi ako nakadala ng jacket kasi sa madali sa pagmamadali. And this is trial. Doon ako magpa-schedule ng national ID. O, na ba yung national ID schedule, no? Pag sa tuktok ng bundok. And maaga ako bukas. Maaga ako bukas para sa birthday ng mother ni dulas yung daan. Kaya, sa mga magpunta dito, yan ang daming fog. Oh, kita niyan, fog yan. Yan, ang ganda, oh. Sa mga magpunta dito, kagaya noong katrabaho ng bunso namin, yung isa doon, is na-simple lang sila doon. Sige, kawawa. Pero, buti na lang, ayun ang fog. Buti na lang, hindi ganun ka dahan-dahan lang sila yung pagpatakbo. Tapos, hindi ganun ka sakit yung pagkasimplang niya. Kasi nga, first time nila. So, sabi nila, dalawang uras sila nakarating dito. From National Highway. Ganun. So, sila yung first ever bisita ko sa bukid. Tingnan natin yung fog nandun. Pag akyat doon tayo. Kasi akyat tayo doon. Sige, makita ko sa sawa. Ayun, the fuck, oh. The fuck! So, pag nandun ka sa tok-tok ng bahay kubo, hindi mo dito makikita. Masyadong ang daming factor.
ganda ng fog, oh. Sa tuktok yan ang bahay Kubo. Tay! Sige tay, sige tay, kinagdali ko tay! Okay. Nakoy, patatang sa'yo mo ba? Nakoy, hindi mo bitaw pa ng plates, mat bitaw? Oo. Hilo ako, hindi kitano sa'yo mo, ano matama? Kasi na kung hindi mo. Itay, inigbalik na ko tay. Balik na lang ha. Si tatay ang may-ari ng isa sa mga organic farm dito. Oo, oh, yan na. Sigulain ka roon nga hanap buhay. O oh, sige tay. Okay. Igbalik. Igbalik, oh, na, igbalik na ko tay. O oh. Oh, sige tay. Ha? Igbalik na ko. Sige tay, bye-bye. Ari sa mitay. Si tatay po ang isa sa mga meron siyang organic farm dito. At one time, na-visit. Yan dyan, no? Na-visit ko yung papunta doon. Na-visit ko yung farm niya. Na-visit. Hala, ang ganda talaga doon sa tukto kaya, no? Ang ganda dun yung nanlut ako, pero buyag. Sea of clouds is real. Hinginay lang ha. Ang lamig na, nakalimutan ko magdala ng jacket. Kasi mag alas 6 na eh. Alas 6 na ng hapon. At dahan-dahan. Siguro makarating kami dun mga alas 7. Kasi dahan-dahan lang. Because it's very slippery with wet. Nakita ninyong video noong kinuha namin yung lola ko, yung dalawang lola ko, meron ako nakita sa mga comments na paano pag may kasalubong. So yun nga eh, pag may kasalubong dito sa kalsada na four wheels din, mahirapan talaga, lalong-lalo na sa mga may mga party dito na talagang ang tawag dun makitid ba yun? Yung very narrow, English na lang, very narrow yung daan, so walang maanuhan yung isang, kunwari, paakyat or pababa. So kailangan yung talagang paakyat yung gagawa ng way para makadaan yung pababa. So kaya nga, walang problema pag ganito mga habal-habal or mga motorcycles. Kasi nga, madali lang. Pero pag four wheels, talagang mahihirapan. Pero yung driver ko na si Libby, yun yung partner siya ng kapatid ko. Magaling na siyang mag-drive, kaya yung sasakyan namin, kahit ganun, yung sasakyan namin is Nissan Almera. Pero, very matibay, paakyat sa bukit. Kasi nga, matibay siya. Ayan, ganyan. Mas maganda pag pupunta dito is yung mga ganito lang, mga motorcycle, yung sasakyan natin para hindi tayo mahihirapan pag may makasalubong. Doon mo, hapit sa kudya, doon natin. Yan, sa bandang dito, mahirap pag may kasalubong ka. Kasi medyo mahaba to, tapos sa Bisaya, mahihipligan. Iwan ko na ako sa Tagalog. Tapos, yun nga, kailangan yung dalawang may-ari ng sasakyan na magkasalubong, kailangan mag-konting pasensya talaga. Yes. Kaya, ganun kahirap pag pumunta kayo sa bukit namin. Meron kayong mga sasakyan na four wheels. Pwede naman kayong mag-arkila ng mga ganito, mga habal-habal sa amin or motorcycle para mas mabilis tayo makarating doon sa bukit. Meron kayong mga four wheels. Depende yan sa inyo. If you are going to take a risk sa pag-akyat dito, at saka siguro mag-request lang kayo na magpa-drive kayo kay Lady. Kasi si Lady kasi alam na niya yung mga pasikot-sikot sa daan namin. At saka ako talaga, ayaw ko talagang mag-practice ng driving kasi it's one of my greatest fear. Oo, ayaw ko talagang mag-drive. Kasi feeling ko, madidisgrasya
simba ko lang. Kaya, ano, I am very, okay lang sa akin na maglakad. Pero walang problema sa bukid namin kasi ang daming abalapan. Meron lang siyang, ano, ang pamasahe, ang minimum sa pamasahe dito, per person, papunta sa amin, yung tuktok ng bundok is 150 pesos. Tapos, hindi sila magpasakay pag isang pasahero lang. Kailangan dalawa para hindi sila, ano, hindi sila alkansin. Hindi alkansin sila eh. Hindi sila lugi. Lugi kasi sila pag isa lang, tapos pagbalik, wala silang pasahero, tulugi sila. So, mas gusto ng mga habal-habal drivers dito na dalawa yung pasahero nila papunta doon. Or, pwede rin, pwede ninyong, let's say for example, bayaran ninyo ng dalawang tao, let's say for example, 150, no? Tapos, bayaran ninyo ng 300. Oo. Dalawang, babayaran nyo yung isa if gusto ninyo mabilis or madali yung makal. So yun, mahirap talaga sa bukid namin, kaya pag gustong pumunta doon, laban lang. See you later, bye! So yun, nandito tayo sa isa sa pinakamahirap na daan kasi mahaba ito eh. So, pag papunta ka ng bukid, paakyat, pagpapunta ka ng bayan, pababa. And then, ang kalsadang ito ay napakadulas, sobrang dulas, at aside sa madulas, napakakipid na pag meron kang kasalubong ay talagang, lalong yun ng four wheels, mahirapan ka. Kaya yung four wheels, dito pa lang, kailangan magbubusena na ng prolonged busina. Ipakakyat, kailangan magbubusena talaga ng ganyan, prolong na busina. Kasi nga hindi makita eh. At saka, kunwari, pag dito sa gitna, no, may kasalubong ka, wala talagang space na, ano ka, tawag dun, na paanuhin mo yung kasalubong mo na four wheels din. Kaya, pag yung kasalubong mo ay paakyat, mag-effort talaga na bababa doon, kasi nandun yung, nandun sa baba yung mag-give way sa kasalubong din na four wheels. Ganun kahirap. Ayan dito oh. This is very madulas. Kaya careful dong. Hinay lang. So ayan dito. Napakadulas. Kailangan pag nagpunta kayo sa bukid namin, yung first time ninyo, if ever magdala kayo ng sasakyan or motor, kailangan yung mga blind cord, kailangan bubusin na talaga kayo. Kasi maraming beses na yung mga taga rito, kampanting-kampanti sila, hindi sila nagbubusin na. So ang nangyari ay talagang may mga aksidente. Yung mga blind cord na yan, kagaya nyan sa doon, kailangan magbubusin na talaga. Busina doon. So dyan, ayan, blind curve yan eh. So ayan, dito na tayo. So dito yung lugar na meron ng, may kasalubong ka, makaano ka, may space. Malapit na tayo sa isa pa yan. At malapit na naman tayo sa isa sa pinakamahirap na curve dito sa amin. Na noong pumunta dito yung mga taga Auto Central, ayan, Auto Central, ay nahihirapan silang mag-maniobra ng Nissan, na yung Nissan na para, Nissan parang high ace, na nahihirapan talaga sila doon, malapit na. Okay, papakita natin. Oo, parang meron kayong guide. Kasi nga, parang nagpunta kayo dito, talagang manasasabi niyo na ang hirap pala. Kasi baka
sa baka isipin ninyo na easy lang yung daan papunta sa amin. So malapit na tayo no sa pinakamahirap na curve. So dito sa amin, wag lang kayong magtataka if walang suot na helmet. Kasi dito sa amin talaga is karamihan dito walang helmet. Oo. Kasi nga dahan-dahan lang naman, pero kailangan careful pa rin. So ito na po yung pinaka mahirap na curve na yung umakyat dito yung Auto Central, nahirapan talaga sila yan, no. Very curvaceous yan. Na pag yung dala mong sasakyan na four wheels or kahit motorcycle, pag hindi mo talaga makuha yung tamang ano, tamang pag-curve, ay mahirapan ikaw. So we're very close to ano, to highway. Siguro mga 5 minutes, ano, hindi, 10 minutes pa. So dito naman another curve. Pinapakita ko ito kasi malapit nang matapos yung bahay kubo natin. Oo. Tsaka baka may magpa-book na. So ayan. Yan, so kay ito din mahirap din dito at saka napakadulas pa ng daan. Kailangan talaga magbusena. Okay? Sige na, bye-bye na. See you again on my next video pagdating ko sa bahay ni Barbie Rider. Bye.